Ed Solo Parent Act. At alam niyo po ba, alamin muna natin ano, alamin natin ang tungkol sa batas na ito. Kasama natin ang Secretary General ng National Council for Solo Parent, si Red De Guzman. Hello Red. Welcome to Winners Alive. Hi, magandang umaga, Miss Winnie, and masaya ako at nagkasama na naman tayo tungkol dito sa solo parents. Ano, the last time was with ano, the last time was with TV Patrol pa. Oo. And thank you at may panahon ka sa amin today, ano? Kasi natutuwa kami na may expanded version na ng batas na ito. Tell us kung ano ang in-expand ng dati ng batas na Solo Parent Act. Well, unang-una, ano, ang pinaka-notable dito is yung edad ng dependents or anak ng solo parents. Dati okay. Kasi 17 years old and below. Oh. Ngayon, it's 22 years old and below na. Ah, so, tinake into consideration na yung K-12 program natin kasi di ba humaba nga kasi pag-stay sa school ng mga anak ng solo parents. Yeah. So, isa yan sa mga pinaka-notable. Tapos, nadagdagan din ng dalawa pang classification. Una dito, yung mga asawa ng OFWs na low or semi-skilled, pwede rin silang maging solo parent na ngayon. Okay. Pangalawa, yung mga babae na buntis. Dati kasi ang situation, pag nabuntis ang babae, kailangan niyang mag-antay muna na manganak siya at mag 1-year-old yung anak bago siya pwede mag-apply as a solo parent. Uh-huh. Pero ngayon, buntis pa lang, she can avail na of the benefits na pwedeng makuha under dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Ah, okay. Basta ano at tawag tapos kasama daw yung mga lolo't lola na acting as guardians. Yes, isa yan na nilinaw no na kasi dati dahil meron tayong Senior Citizens Act, pagdating ng 59 years old na solo parent, hindi na siya nire-renew ng solo parent ID kasi ang sinasabi nga, may benefits na siya under the Senior Citizens Act. Okay. Pero dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act, kahit senior citizen, as long as you're still acting as a solo parent, qualified ka sa lahat ng benefits. At ang maganda po dito, dahil nga dito nagbibigay ng additional 1,000 pesos monthly para sa ating mga solo parents na kumikita ng 200 minimum wage, no? Minimum wage and below, yung mga senior citizen natin, hiwalay po itong 1,000 doon sa kung ano man natatanggap nilang benefits as senior citizen. So, over and above? Diba? From DSWD na binibigyan silang 500 as senior citizen. Separate po itong 1,000 na to. Ano yan? Monthly? Monthly po para sa lahat ng provinces and cities. At kung kayo naman ay fifth class, no, yung medyo mahirap natin ng mga municipalities, 500 pesos and below. At ang maganda dito, Miss Winnie, malinaw kung saan kukunin yung pondo. Ay, talaga? I-specify doon sa bata. Meron, may existing budget, ika nga. No? At ito ang ina-identify ay yung Gender and Development Fund or doon sa GAA mismo isasama ni LGU.